Nirelieve sa trabaho ang isang screening officer sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport na inireklamong nangupit daw ng perang aabot ng 13,000 pesos sa isang turista mula sa Hong Kong. Itinanggi naman ang suspect ang paratang. May report si Chino Gaston. Sa social media post ng Chinese national na nakilalang si Mr. Yuen na taga Hong Kong, nakasaad na kumuha raw ng 2,000 Hong Kong dollars o katumbas ng higit 13,000 pesos ang security screening officer na si Nissan Villarino mula sa wallet ng isa niyang kasamahan habang iniinspeksyon ang hand-carried baggage nila. Nangyari raw ang insidente sa final screening ng OTS papasok ng departure waiting area sa Terminal 2 ng NAIA noong Lunes. Humingi raw ng tulong sa kanila ang kanyang kasamahan kaya bumalik siya para komprontahin ang suspect na binalik naman daw ang pera. Na-alerto ang Manila International Airport Authority sa insidente nang magsumbong si Yuen sa mga otoridad pagdating ng Hong Kong. Nang inimbitahan ng suspect ng airport police, gumamit ng video call para pagharapin ang complainant at suspect. Nung nakita po namin siya through video call, pinag-usap po natin sila. So, para malaman din po namin yung side nung ating complainant kung ano nga po yung totoong nangyari. As to administrative, considered sold na siya. As to criminal aspect, inaantay po natin yung move ng mga complaining party natin from Hong Kong to file their formal complaint against this SSO personnel. Itinanggi ng suspect na sapilitan niyang ginuha ang pera ng dayuhan, pero aminado siyang biniro niya ang Chinese. Di, ang tunay na nangyari dun, sir, nung pag-inspection ko sa bag, nakita ko po yung maraming pera niya. Biniro ko lang po siya, sir, na baka pwedeng humingi ng isa. Binigay niya man po ng kusang loob, sir. Yun po yung linawin ko, sir, na hindi ko po ninakaw. Nung pagbalik, yung sabi niya, 4,000 daw po yung binalik ko. 1,000 lang naman po binigay niya. Humihingi ng paumanhin si Villarino sa naperwisyong mga turista at maging sa tanggapan ng Office of Transportation Security. Binawi na ng NAIA ang access pass at ID ni Villarino at hindi na muna pinapapasok sa trabaho habang di pa tapos ang imbestigasyon. Maaring maharap din sa reklamong kriminal ang sospek kapag itinuloy ng kanyang biktima ang paghain ng formal complaint laban sa kanya. Chino Gaston, GMA News.